Magandang araw mga bata! Ano ang alam mong sagisag o pagkakakilanlan nating mga Pilipino? Nais mo pa bang palawakin ang iyong kaalaman? Tara, samahan niyo ako sa aking panibagong aralin. Handa na ba kayo? Ilabas at ihanda ang inyong module dahil module time na naman! Kung tapos nyo nang sagutin ang mga katanungang iyan mga bata, narito ang mga kasagutan. Huwag mabahala kung medyo mababa lamang ang puntos na makukuha dahil tatalakayin pa lang naman natin ang mga katanungan kanina.
Revolusyon ni Felipe ay pinamagatang Marcha Filipina Magdalo. Tinugtog niya ito sa unang pagkakataon isang araw bago ang pagdeklara ng kasarinlan o kalayaan. Naganap ito sa harap ng mga pinuno ng revolusyon na nagkaisang aprubahan ito. Noong Hunyo 12,898, tinugtog ang komposisyon ni Felipe habang inilaladlad sa unang pagkakataon ang bandila ng Pilipinas. Ito ay naganap sa balkonahe ng mansyon ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Pinalitan ng Marcha Nacional Filipina ang pamagat ng awit na ito. At agad na naging pambansang awit kahit wala pa itong liriko. Sinulat naman ni Jose Velasquez Palma, isang makata at sundalo, ang tulang may pamagat na Filipinas noong Agosto 1,899. Sadyang inilapat niya ito para maging liriko ng Marcha Nacional Filipina. Ang orihinal na bersyon ni Palma ay nasa wikang Espanyol. Noong panahon ng mga Amerikano, isinalin sa Ingles ang liriko ng pambansang awit. Ang unang pagsasalin ay ginawa ni Paz M. Benitez ng Universidad ng Pilipinas. Gayunpaman, pinakilalang bersyon ang isinulat ni na Mary A. Lane at Senator Camilo Ozias na kilala bilang Philippine Hymn. Kinilala ito bilang pambansang awit na may lirikong Ingles sa bisa ng Commonwealth Act 382. Noong mga taong 1904 na po, nagsimulang lumabas ang bersyong Tagalog ng pambansang awit. Noong taong 1948, inaprubahan naman ng Kagawaran ng Edukasyon ang Osintang Lupa bilang pambansang awit sa Filipino. Noong 1954, si Gregorio Hernandez Jr. naman yung kalihim ng edukasyon ay bumuo ng komite para baguhin ang mga liriko ng pambansang awit. Nagawa ang bagong bersyon na pinamagatang Lupang Hinirang. Nagkaroon lamang ito ng kaunting pagbabago noong 1962 sa bisa ng isang batas sa mga bagong pambansang sagisag ng Pilipinas noong 1962. Panginirang bilang pambansang awit ng Pilipinas. At mahalagang matutunan natin itong balikan. Hindi dapat makaligtaan ng bawat Pilipino. Ang layunin ng pagkakalikha ng lupang hinirang na pag-alabin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Lalo sa panahong di pataglay ng Pilipinas ang wagas na kalayaan. Dapat alalahanin na maraming bayani ang nagbuwis ng buhay upang makamta natin ang tinatamasang kasarinlan. Ngayon naman, dumako tayo sa Watawat ng Pilipinas. Ang Watawat ng Pilipinas ay isa sa mga mahalagang simbolo ng bansa. Ang Watawat ng Pilipinas ay may tatlong pangunahing kulay. Ito ay ang bughaw, pula at puti. Ang bughaw ay para sa kapayapaan na mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Ang pula naman ay para sa kagitingan na nagpapaalala sa matatag na kalooban ng mga mamamayan. At ang puti naman ay para sa kalinisan ng puri at dangal ng mga Pilipino. Ang tatlong bituin naman ay kumakatawan sa tatlong pangkat ng pulo ng Pilipinas. Ito ay ang Luzon, Mindanao at Visayas.
Ang unang bituin ay para sa Luzon, na ang pangalan ay mula sa salitang lusong na ginagamit sa pagtanggal ng ipa at darak sa palay. Ito ay sumasagisag sa kasipagan ng mga Pilipino. Ang ikalawang bituin naman ay para sa Mindanao, na ang pangalan ay mula sa Danau o Lawa. Ito ay sumasagisag sa tungkulin ng mga Pilipino na pangalagaan at ingatan ang kalikasan, gaya ng yamang tubig ng Pilipinas. Ang ikatlong bituin naman ay para sa pulo ng Visayas, na ang pangalan ay mula sa salitang masaya. Ito ay upang laging kabakasan ng saya ang mga kilos at kalooban ng mga Pilipino. Ang araw sa gitna ng Tatsulok ay sumisimbolo naman sa kaliwanagan ng isipan. Ang walong sinag naman ay kumakatawan sa walong lalawigan na unang naghimagsik upang ipagtanggol ang kalayaan. Ang mga ito ay ang Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas at Cavite. Ang watawat ng Pilipinas ay natatangi na ihahayag nito na ang bansa ay nasa digmaan kapag ang pulang kulay ng watawat ay nasa itaas habang nakawagayway. Ito ay dinisenyo ni Emilio Aguinaldo at ito ay unang tinahi sa loob ng 5 araw sa Hong Kong. Sina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa Natividad ang nagtahi nito. Iniladlad sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa bintana ng bahay ni Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1878. Ngayon naman mga bata, isulat nyo nga at pagsunod-sunurin ang mga liriko ng Lupang Hinirang ayon sa wastong ayos nito. Tandaan natin ito mga bata. Ang pambansang awit at pambansang watawat ay ating mga sagisag na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. Ito rin ay kumakatawan sa ating bansa. Lupang Hinirang ang pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas. Isinalaysay ng awit ang pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ipinapahayag din ito ang pagmamahal sa bayan at ang kahandaang ipagtanggol ito sa anumang pagkakataon. Ang watawat ay isa sa mga mahalagang simbolo ng bansang Pilipinas. 3 ang pangunahing kulay nito, bughaw, pula at ang puti. Ang bughaw ay para sa kapayapaan na mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Ang pula ay para sa kagitingan na nagpapaalala sa matatag na kalooban ng mga mamamayan. At ang puti naman ay para sa kalinisan ng puri at dangal ng mga Pilipino. Ngayon naman, naalam mo na kung sino ang lumikha at naglapat ng tunog ng pambansang awit ng Pilipinas? Paano mo pahahalagahan ang kanilang ginawa sa pamamagitan ng isang mugot line? Gawin ito sa inyong papel at ibahagi sa inyong klase. Pagkatapos niyong gawin ang mga iyan mga bata, dumako tayo sa kumusta na ang target ko. Basahing mabuti at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel.
bata. Hanggang dito na lang ang aralin natin ngayong araw. Sana huwag kayong magsasawang samahan ako hanggang sa mga susunod na aralin. Maligayang pagkatuto! Paalam!